Mga natalo na celebrity sa Eleksyon o Halalan 2022. Narito ang ikalawang bahagi ng listahan ng mga artista at kilalang personalidad na hindi pinalad na makakuha ng pwesto sa gobyerno nitong nagdaang halalan. Dinky Doo Jr. Ang komedyanteng si Dinky Doo naman na tumakbo bilang konsehal sa ika-anim na distrito ng Quezon City ay isa sa mga hindi pinalad na makapasok bilang isa sa anim na kakatawan ng kanyang lugar sa konseho. Ang kanyang pangalan kasi ay nakalagay sa 19 na pwesto sa listahan ng mga tumakbong konsehal ng distrito. Taong 2019 naman ang mabiktima ng death hoax news si Dinky. Itinalaga rin siya noon bilang goodwill ambassador sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Long Mejia. Ang komedyante na si Long Mejia naman ay hindi sinuwerte sa kanyang pagtakbo bilang provincial board member ng unang distrito ng Bulacan. Ito ang ikalawang pagkatalo ni Long matapos na tumakbo noong 2016 sa kaparehong posisyon. Subalit hindi ito nawala ng pag-asa dahil tumakbo naman siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Camarines Sur noong 2019. Subalit ito ay natalo rin. Tumakbo ito sa Camsur dahil taga doon ang kanyang misis, pati na rin ang maliit na lupain nito ay nandoon din. Dan Alvaro. Ang character actor na si Dan Alvaro naman ay hindi rin nasungkit ang pwesto bilang board member ng 5th distrito ng Bulacan. Taong 1986 nang makilala si Dan bilang action star sa pamamagitan ng pelikulang Bagong Hari at naging nominee para sa Best Actor sa Gawad Urian. Siya ang tiyuhin ng aktres na si Glyza De Castro at aktor na si Al Chris Galura. Siya naman ang ama ng aktor na si Ram Alvaro. Gani Oro. Ang veteranong broadcast journalist naman na si Gani Oro ay nasa 15 pwesto sa listahan ng mga tumakbong konsehal sa 5th District ng Quezon City. Hindi ito nakapasok sa isa sa 6 na post bilang kinatawan ng distrito. Taong 2020 naman, nang mapasama ito bilang isa sa mga bagong dagdag na news anchor sa PTV4, ang istasyon na pagmamay-ari ng gobyerno. Nagsimula naman siya na magbalita sa DZMM ng ABS-CBN noong 1987 bago ito lumipat sa DZBB ng GMA7 noong 2005 at naging newscaster din sa CNN Philippines noong 2014. Dolan Castro. Sa unang pagsabak naman sa mundo ng politika ng dating broadcast journalist na si Dolan Castro, hindi inaasahan na mapait ang kanyang magiging karanasan dito. Tumakbo kasi bilang konsehal si Donald sa unang distrito ng Quezon City, subalit hindi ito pinalad na makuha ang isa sa 6 na pwesto upang makapagsilbi sa Quezon City bilang public servant. Pang-7 kasi ang bilang nito sa listahan. Noong isang taon ay nagpaalam si Donald sa kumpanya nitong ABS-CBN matapos ang mahigit 20 years para ituloy ang pagnanais nitong pumasok sa public service. Ricky Matay. Sinubok ni Ricky ang pagiging konsehal sa 6 na distrito ng Quezon City at tumakbo ngayong halalan. Subalit hindi ito pinalad na makapasok sa isa sa 6 na pwesto at nalagay sa 8 pwesto sa listahan. Unang namulat si Ricky sa mundo ng broadcasting nang maging intern ito sa programa ni Jel Santos Relos na Tatak Pinoy na isang travel program sa ABS-CBN. Dito nagsimula ang kanyang karera at nakilala bilang si Ricky Quek na naging pinakabatang news anchor sa edad na 19. Ikinasal naman siya sa apo ng dating alkalde ng Quezon City na si Mel Matay na si Chris Matay. Philip Cesar. Ang PBA icon naman at miyembro ng 40 greatest PBA players na si Philip Cesar ay hindi naman pinalad na makuha ang pwesto sa taong ito bilang vice-alkalde ng San Juan City. Nagsimulang manungkulan si Philip Cesar sa San Juan noong 1992 hanggang 2001. Natalo ito ng incumbent vice mayor ngayon ng syudad na si Warren Villa. Dave Almarinez. Ang mister ng aktres na si Aramina na si Dave Almarinez naman ay tumakbo bilang congressman ng Lone District ng San Pedro, Laguna. Nakilala si Dave bilang isang businessman na siyang CEO, President at Undersecretary ng PITC o Philippine International Trading Corporation. Ang pagtakbo ni Dave ay ang muli nitong pagsabak sa politika dahil nagsimula itong mahalal ng 3 beses
bilang board member ng kanilang lalawigan. Subalit ito naman ang kanyang unang pagkatalo sa pagka-congressman na pumangalawa lamang kay Ann Matibag. Precious Hipolito Castelo. Ang dating aktres na si Precious Hipolito naman ay sinubukan muli ang kanyang swerte bilang kinatawan ng 2nd District ng Quezon City. Subalit hindi ito pinalad na makuha ang nasabing posisyon dahil natalo ito ng anak ni Senatorial Candidate Raffy Tulfo na si Ralph Tulfo. Nabaguhan naman sa mundo ng politika. Nagsimula ang kanyang karera sa politika nang maging konsehal ito sa 2nd District ng Quezon City noong 2010 hanggang 2019. 6 na taong gulang naman si Precious nang una siyang makita sa telebisyon sa pamamagitan ng Little Miss Philippines segment ng Eat Bulaga. Jericho Ejercito. Ang anak ng dating aktor at pamangkin ni ER Ejercito na si Jericho Ejercito naman ay tumakbo ngayong 2022 elections sa pagka-vice-gobernador ng Laguna. Subalit hindi ito pinalad na makuha ang nasabing pwesto dahil sa laki ng kalamangan ng kanyang kalaban at nangunguna sa bilangan na si Karen Agapay. Ito na ang 2nd pagkakataon ni Jericho na lumaban bilang vice governor ng lalawigan dahil noong 2016, kumandidato rin ito sa kaparehong posisyon subalit nabigo itong manalo. Nagsimula na mag-artista si Jericho noong 2011 at napasama sa mga pelikulang Manila Kingpin, El Presidente noong 2012 at huli naman itong nagawa ang pelikulang Suarez the Healing Priest noong 2020. Inday Garutay. Ang komedyanteng si Inday Garutay o Christopher Borja sa Tunay na Buhay ay tumakbo muli bilang konsehal sa 2nd distrito ng San Juan City. Subalit hindi ito pinalad na makaupo dahil nasa 9 itong pwesto at nangunguna si Franco Tanyada Yam sa nasabing posisyon. Unang nasilayan si Inday Garutay sa TV nang sumali ito sa Humanap Ka ng Pang-Eat ng Eat Bulaga noong 1994. Taong 2016 nang unang tumakbo si Inday bilang konsehal ng San Juan, ngunit hindi rin ito sinwerteng manalo. Terry Honor. Ang komedyante naman na si Dexter Dominguez o mas kilala sa pangalang Terry Honor ay sinubukan muli na tumakbo bilang vice-alkalde sa bayan nito sa Abukay, Bataan. Taong 2007 nang una itong sumabak sa politika at maging vice-alkalde ng nasabing lugar at naging isa rin sa 10 miyembro ng sangguniang panlalawigan. Napanalo ng kanyang kalaban na si Roberto Wangbu Pabustan ang posisyon ngayon bilang vice-alkalde. Arnold Vegafria. Ang talent manager naman na si Arnold Vegafria na tumakbo bilang alkalde ng Olongapo City ay hindi pinalad na makuha ang nasabing posisyon. Pumangatlo ito sa listahan at natalo ng kalaban na si Roland Paulino Jr. Si Arnold ay kilala sa mundo ng showbiz dahil maraming sikat na artista ang naalagaan ng kanyang kumpanya. Siya rin ang national director ng isa sa mga malalaking beauty pageant sa bansa, ang Miss World Philippines. Raymond Bagatsing. Ang magaling na aktor na si Raymond Bagatsing naman ay sinubok ang pumasok sa politika at tumakbo bilang vice-alkalde ng Maynila. Hindi nga lang ito pinalad ngayong 2022 elections dahil natalo ito ng kapwa niya aktor na si Yul Servo. Ang lolo naman ni Raymond na si Ramon Bagatsing ay nanilbihan noong 1971 hanggang 1986 bilang alkalde ng Maynila. Hero Bautista. Ang nakababatang kapatid naman ni Senatorial Candidate Bistec na si Hero Bautista ay sinubukan naman ang kanyang swerte sa posisyon ng pagkakonsehal sa 4th na distrito ng Quezon City. Subalit natalo ito at nalagay sa 10th pwesto ng listahan. Hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon na makuha ang 6 na pwesto sa konseho matapos ang bilangan sa nasabing lungsod. Romel Padilla. Ang aktor na si Romel Padilla, kapatid ng No. 1 senatorial candidate na si Robin Padilla at ama ng aktor na si Daniel Padilla ay hindi naman pinalad na makuha ang pwesto bilang kinatawan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ito sana ang muling pagbabalik ni Romel sa politika na tumakbo na noong 2007 bilang board member ng nasabing lalawigan. Ang ama naman nito na si Roy Padilla Sr. ay isang direktor at politiko rin na nagsilbi bilang gobernador ng lalawigan ng Camarines Sur noong 1970s at assemblyman naman noong 1980s. Claudine Barreto. Sa unang pagsabak ng aktres na si Claudine Barreto sa politika, ginulat nito ang kanyang mga taga-suporta sa balak nitong pagtakbo
bilang konsehal sa Lone District ng lalawigan ng Olongapo City. Subalit hindi ito pinalad dahil napakalayo na kasi ng pwesto nito na nalagay sa 16 upang makuha nito ang isa sa 10 city council seats sa nasabing lugar. Inamin naman ito nang maghain siya ng COC noong isang taon na wala siyang alam sa politika. Subalit sisiguraduhin ito na galing sa kanyang puso ang serbisyong kanyang ibibigay. Mga ka-showbiz peeps, sino pa ang nais ninyong idagdag sa ating listahan ngayon? Don't forget to send your comments below.